Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, Legendary Gaming PH. Ako nga pala si Roro Nawasoro ng Straw Hat PH, Odin Server, Central Plains. Gumawa tayo ng minimal guide guys sa 4K stamina plus 400 beat. Marami nagre-request sa akin kung possible daw ba makagawa ko ng video at mapakita ko na kung ilan ang kayang-kayang i-farm ng crystal farming sa 4K stamina. Pero shoutout muna kay Whoop, tiga Riptide PS ng Royal Instrument Server, shoutout sa iyo. Nakalaban namin ang kanyang KVM team sa KVM event crossover, bad trip na event yan. So marami tayo nakalaban na wheels at semi-wheels dyan at mga PH guild sa ibang server, solid na solid. Shoutout sa inyo mga Lodi. Solid na solid ang kanyang mga team member. So ito guys, itong guide na to is for mga katulad ko na sobrang busy ng bear months pero pinipilit pa rin natin ma-acquired na makuha pa rin ang daily. At ang nangyayari is nai-stack tayo, naipunan tayo ng stamina. And then yung Odin din natin, nakukuha pa rin natin ng ating daily pero syempre hindi natin masyado nakakonsume dahil nga medyo busy tayo, bear months, sobrang busy. At sa dami din ng katulad ko, possible isa tong minimal guide lang din kung ilan ang kayang-kaya nating i-farm crystal farming ng 4K stamina 400 bait at kung ilang fish ang kaya nating makuha. Manual fishing tayo guys. FYI lang guys, ang automatic fishing is mas onte ang kayang mahuli kumpara doon sa manual fishing guys. So mas accurate at mas marami nang di hamak talaga kapag manual. Pero syempre, sa sobrang dami din ng fish bait natin, 400 yan at 4K stamina tayo. May mga time din talaga sumasablay na, medyo ngalay na. Ang fishing method na to guys is inabot ng 1 hour mahigit. So, yung video na to guys is nakakat sa 2 video balik. Nag-farm ako kagabi ng fishing and then inantok na ako and then kinontinuous ko ng 4 AM. So continuous naman ang stamina niyan guys, walang putol yan. Pati yung weight niyan, yung bait kung makikita nyo sa video, walang putol yan guys. So makikita nyo talaga na continuous yung farming. Even dalawang video siya nakakat para at least makita natin kung ilan talaga yung kayang-kayang hulihin ng fish sa manual 4K stamina and 400 bait at kung ilan ng crystal farming natin gamit ang method na to. Possible makatulong to sa mga tulad ko nga na naging busy talaga ngayong bear months. Napakarami. Shoutout nga pala kay Mugiwara Luffy na wala na talaga, ayaw na talagang bumalik sa rocks. Medyo nilamon na ng Mir ang aking guild leader, nilamon na ng Mir 4. So may mga ilan din kaming member mga nagsipag-quit na talaga dahil mga nagsipag-Mir 4 na. Pero tayo guys, even though pera-pera ang labanan sa Mir talaga, magkakapera ka talaga. Pero tayo guys kasi is habol natin is yung kasiyahan natin na hindi mapapalitan ng Mir na yan. So rocks pa rin tayo, focus pa rin tayo sa rocks at still pure F2P pa rin tayo. Hindi pa rin ako gumagastos dahil wala pa rin pang gastos sa rocks guys. Pero masaya pa rin kahit nag-field na ilang months na. Wala akong usad dahil nag-failed ang aking SE, nakikita nyo sa mga video ko. Marami nag-quit pero tayo hindi pa rin tayo nag-quit. Continuous pa rin ang ating paglalaro sa rocks. Masaya pa rin tayo sa mga ating guild member, mga solid na solid. Ang dami naming Straw Hat PH member, mas malalakas pa sa akin. Talagang grabe. Binabalansi ko ang team 1 to team 5, talagang mga solid guild, solid member ng guild namin. Yung ibang team mas malakas pa sa amin talaga sa team 1. So huwag kayong magtataka sa amin, hindi porkit team 1 kami na malakas, mali po yun. Solid lang din talaga mga kasama ko pero mas malalakas sa amin ang ibang team din. So soon i-feature ko siya sa aking YouTube. Possible pumunta ako sa team 2, team 3, team 4, team 5 para ang aming KVM may feature ko rin ang ibang member ko, makikita nyo kung gaano sila ka-solid. Shoutout kay War Daddy, meron kaming assassin na susunod sa yapak ni War Daddy. Tinatawag namin siyang War Baby pero ang IGN niya is si Ako. Yun ang IGN niya talaga, Ako, AKO. Ako ang IGN niya. So solid na solid, shoutout kay Ako na isa nang susunod na solid na Cynix ng Straw Hat PH. So
Itong video na to guys, watch nyo lang till the end at makikita nyo. Possible, makatulong to sa inyo. Minimal guide lang to at sa mga tulad kong busy. Ito, makikita natin kung ilan ang kaya natin i-farm within 4K stamina and 400 beat. Shoutout lang din pala sa Drunkard PH, nakikipag-merge sana sa amin pero hindi natuloy, sayang na sayang. Magiging mas solid sana ang ating guild kung natuloy ang Drunkard PH na pumasok sa atin pero hindi natuloy, so sayang. Shoutout sa inyo mga Lodi, kay Moske, shoutout ang guild leader ng Drunkard PH, sorry. And then sa Alf din, nag-PPM sa mga member ko kung possible daw ba makapag-merge pero ang mangyayari kasi is kami yung papasok sa kanila. So hindi namin kaya po na iwan ang Straw Hat PH. Solid pa rin kami, solid ang aming mga member, solid ang lahat ng team KVM namin. May mga Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10 nga lang na hindi medyo active ang mga HP namin dahil medyo busy nga dahil bare months na. So naiintindihan namin ang aming mga member hindi makapag-KBM, hindi makapag-GVG, sige, bare months dahil busy rin ako pero naka-attend ako. Pero naiintindihan ko kahit hindi sila maka-attend sa mga event, okay lang guys. Basta siyempre, sabi ko naman sa kanila magpaalam. Yung mga hindi nakakapagpaalam, possible, alam naman na natin na busy talaga. So hindi tayo basta-basta magkikik ng mga member natin dahil lang sa hindi nakapag-KBM, hindi nakapag-GVG. Bare months ngayon guys, maraming sobrang busy. Ang importante sa akin sa mga member ko is huwag silang mag-quit, huwag silang mag-mir. Yun ang pinaka-importante sa akin. So guys, paki-watch ng video, paki-watch till the end. Makikita nyo kung gaano karami ang mga crystal farm natin sa 4K stamina, 400 bait. Sa sograt lang to. Sa ibang fishing method, mas mahal ng onti. Pero syempre, mas mahal ang bait. Pero mas mataas ang kita. Sa ngayon kasi, in demand ang mga sograt na fish, so kaya dito tayo nag-farming. Onti ang stock nito at mabenta naman talaga. Soon din guys, may mga post tayo na latest lang si War Daddy naka 37 kills sa isang run lang sa isang battle lang sa KVM. Marami nagre-request sa bagong build ni War Daddy, new build talaga guys, solid na solid talaga. Nakita nyo naman pupunit ng 1.5 MHP ng High Priest na solid din ang build. So pumapatay yan ng 1M pataas. O kung mas mababa ang buhay niyan, matik mga 700 HP ng High Priest. Pinapatay niya na ng solo kahit di niya na kailangan ng tulong ng ibang member, kayang-kaya niya na solohin. May mga video kami na nagsasabi siya na susolohin na niya ang HP, talaga pinapatay niya mag-isa, ganun kasolid na si War Daddy. Pero pag nakita niyo ang bago niyang build, magugulat kayo sa kanyang raw attack, hindi ganun kasolid tignan, pero grabe pa rin talaga pumatay. Napakataas na ng kanyang final pen, napakasolid na. At ang kanyang solid na lason at ang kanyang damage, talagang grabe. Soon guys, feature ko ang bagong build ni War Daddy. Pero syempre, nakausap ko siya, meron pa siyang mga kinokompleto pa. Ang kanyang HP ngayon is pumalo na ng 300k less. So tataas pa yun. Tinatarget niya na hindi lang siya basta-basta maging damager, dapat meron din siyang onting kunat para makapag-prolong sa battle. Kasi ganun na ngayon guys, ang basihan sa KBM, meron kang damage sa solid, meron ka rin kunat. So hindi pwedeng damager ka lang, pwede siguro kung sniper ka, kung mga range type. Pero sa mga tulad namin na mga melee type, medyo kailangan namin ng onting HP talaga. Soon din guys, gagawa ko ng KBM team namin. Pero syempre, hugutin ko yun sa ibang team namin. Bahala kong gumawa ng KBM team na puro final pen kami. So napaka-solid nun. Na-try ko na yan minsan, hindi ko lang na-video, so napakasayang. Puro final fan build ang aking mga member kasama sa KVM at napaka-solid ng run namin. Sa susunod, soon i-video ko yun, magagawa ko ng ganong content para at least magkaroon kayo ng idea kung gaano tayo pumapalag tayo sa mga semi-whales guys, palag na palag tayo. May mga video ako last KVM, nakita nyo semi-whales yung tinalo namin doon, 1.5M ang HP ng mga
high priest doon, tapos yung mga damager noon talagang napakasakit, grabe yung mga row nasa 14, 20K plus, pero pumapalag tayo, tumatalo tayo ng ganun. Pero syempre, pagalingan yan, pagalingan sa assist, pagalingan sa pwestuhan. Hindi lang basta porket malakas ang kalaban mo, hindi mo na kaya. Kaya pa rin yan guys, napakagaling lang ng tactics, assist lang sa katamang paikipag-coordinate sa mga member natin. Kung ano ang gagawin nating tactics, kill HP ba, protect HP ba, or kill DPS. Magkakaiba yan guys. So pinag-uusapan yan, true battle, true gain, true event at sa ano, sa mismong battle na pag-uusapan niya. So may mga time talaga, may mga time na sa unang round talo tayo, pero second round, third round pinapanalo natin 'yan kasi meron talagang tamang pwestuhan at pagalingan lang din talaga sa assist. So napaka-blessed ko, marami akong member na ganyan at sa ginagawa ko naman na video, hindi lang basta team 1 ang ginagawa kong video para maging guide din 'yan sa mga member namin, yung mga hindi lang basta galawan, yung tamang ano talaga, tamang pag-assist. So nakikita nyo naman ako sa mga KVM ko, hindi ako basta-basta kill ng kill. Ang akin is makapag-prolong ako, makapag-delay ako ng pumapatay sa HP namin na si Mimi. So yun guys, hindi pa rin po ako ganun kalakas, napakahina ko pa rin. Pero syempre, may palag pa rin po tayo. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo guys, wala sa build ng ano yan, wala sa SE yan, wala sa refine yan. Ang lakas natin guys is nasa forma ang lakas. Kaya yung ano guys, kaya yung bagong ano ngayon sa K-Pass guys, grabe ang ganda nung mount doon. Isa yun sa gusto ko makuha, pero syempre hindi ko rin ma-insure ngayon. Sobrang busy kasi ng Behrman sa work ko. So sobrang busy. Nagpapagawa pa ako ng bahay ngayong month na to. Hindi ko pa siya matatapos. Matatapos ko pa siya ng baka possible next month pa, January pa. Pero sobrang busy ko. Pero gusto ko makuha yung new mount na ano, na reindeer ba yun. Napakaangas. So sabi ko nga sa inyo, kung ano igaganda ng forma natin, mas lalakas tayo doon guys. Napaka-legit. Shoutout lang guys kay Maria na tiga Straw Hat PH, ang wizard namin na solid din sa team 3. Medyo bad trip siya today. Ang aga-aga bad trip siya. Paano guys, merong bug pala sa ET, hindi namin basta-basta nalaman. Nagkaroon ng bug, minimal bug lang. Yung ET guys nare-reset ng daily, so pagka ET run mo, nagre-reset siya, makakapag ET run ka uli kinabukasan. And then, syempre may loot, may drop yun. Pero syempre, naayos na yung bug today. So sayang na sayang, hindi natin nalaman kaagad. Pero may mga nakaalam yan guys, medyo naabuso nila yan na gre-reset daily ang ET, tapos may drop sila syempre na nakukuha. So ilang araw din yon, so naabuso yan ng maraming player. Pero mas maraming player tulad ko, tulad namin, na hindi namin basta-basta nalaman. So nalaman lang namin, nag-update, sayang. Still guys, soon guys gagawa tayo ng mga guide pa rin para at least makatulong tayo sa mga subscriber natin at nakakanood ng video natin. Soon nga pala guys, may feature ko ang LK na si X Nihilo, saka si Hit Me Hard, napaka-solid na mga ano, tank build ng LK sa amin ngayon. Yung post ko noon na si Nami, wala na si Nami guys. Nung nanganak si Nami, nag-quit na siya sa Rock. So yung bago namin mga LK na solid na HP ang build, bit type, ang buhay nila ngayon is nasa 1.5M na, tapos yung isa magto 2M na. So soon guys, i-feature ko sila para at least meron kayong basihan sa mga LK dyan na tank build, na purong tank build, tapos pure ignite, solid, napakasakit, tapos naka-reflect pa at naka-OC pa. So soon guys, papakita ko sa inyo ang mga build nila. May feature ko sila sa YouTube ko, so pakiintay lang. Hinihilot ko pa, may kinakompleto pa sila, mga kulang na card nila. At the same time, medyo busy rin kasi ngayon Behrmans, kaya medyo walang time na makausap ko sila para at least soon may feature ko sila. Pero nakausap ko na nung nakaraan, ano lang, may kulang lang sa equipment. So this week possible kung mahilot ko sila, si Hit Me Hard, saka si ano, si X Nihilo, may feature ko sa YouTube channel ko para at least magkaroon kayo ng mga minimal guide sa mga LK na
bit type at ignite build. So yun guys, pakiantabayanan guys si ano, si ako ng Cinex, ang susunod na war baby ng Straw Hat PH, at dalawang LK natin na pure bit ignite build. Napakasakit si Ex Nihilio saka si Hit Me Hard. Very soon i-feature natin yan sa ating YouTube channel. At meron pa akong dalawang sniper na gusto kong ma-feature, talagang solid na solid din. Final pen build, pero dating crit type ngayon nag final pen na. Tapos ang solid din ng HP, nasa 300k, so napakunat na sniper, pero final pen ang build. So napakaganda rin ang build niya. Still meron pa rin kami mas malakas doon, si God King. Medyo busy rin yun, sobra. Hindi ko ma-feature dahil masyadong tuwing Sunday lang nakakapag-KBM. Kasi sobrang busy niya. Pero ang kanyang asawa na si God Queen, HP yon sa amin. Napaka-active pa rin every KBM. So shoutout sa mag-asawa na yan. Even though hindi masyado nakakausap sa chat, napaka-active naman sa mga events. So shoutout sa inyo guys. Siya nga pala guys, sa mga nagsasabi sa akin, nagre-recruit ako sa World C, sa World C ng HP na babae. Sabi ko nga doon, nagre-recruit kami ng guild member na HP, kulang kami sa HP, pero sana babae sana. So tumatanggap kami ng kahit anong babaeng job. Pero ano lang yan guys, joke lang yan. So sa mga nag-PM sa akin sa YouTube, sa Messenger, na HP na gusto pumasok sa Straw Hat PH, kahit lalaki, welcome po kayo. Bali tactics ko lang yun, nagbibiro lang ako sa world chat ng recruiting guild member lang kami ng chicks. So hindi po yan totoo. Napaka loyal po natin sa ating partner in life. So shout out sa partner ko in life, nasa Kuwait ngayon pa rin, si Lorna. Shout out sa iyo, asawa ko. Soon guys, sana hindi pumasok sa aming HP kahit lalaki. Tanggap po namin yan. Nagbibiro lang ako sa world chat. Ito guys, natapos na natin ang 400 baits. So nakikita nyo, naka 261 tayo na huli guys. Marami-rami pa rin. 200 plus 261. So check natin guys. Kung ibebenta natin siya sa market, 261 pieces, umabot siya ng 181k. Solid din guys, 181k sa 181k sa 4k stamina. So yan ang nahuli natin guys, sa ating pagpa-farm ng 4k stamina, 400 bait. Ito ang ating minimal guide ng crystal farming. Medyo maingay sa work, pero thank you guys for watching. Paki-like and subscribe. Salamat sa inyo guys sa support, at lagi nyong tatandaan, nasa porma ang lakas.